Yo, makakapan natin dyan. So, ngayong araw na to, pag-aaralan natin tungkol sa relay. So, yan yung relay natin. Iba't ibang brand dyan. Siyempre, maraming brand dyan. Merong Hela, merong Bosch Relay. Basta relay. Pag-uusapan natin tungkol sa relay. So, let's get straight to the point na. Ayun yung pag-uusapan natin. Alam na natin. Pero bagong lahat, shoutout muna kay Yusuf Abbas, kay Estrang Hero, kay JTV R50 Motovlog from Pampanga. Kay Hinson Quinto, kung di ako nagkakamali. Kay Candy, strange na pangalan to. Kay June Pailum, kay Silver Espinida, kay Ivansky, na-admin natin sa FB. So, shoutout sa'yo, kaibigan. Ride safe lang lagi. Kay Kevin Zarco, na dati ko pa napapansin to. Bago pala ako nagsisimula, nandiyan na yan. So, kay Ricky Pingol from Jeddah, New Kabalen Restaurant. Ride safe sa inyo lagi, mga kapwa. So, ito na, pag-usapan na natin tungkol sa relay. Pero bagong lahat, syempre, unahin muna natin yung relay. Ano bang makikita natin sa relay natin? So, syempre, unang-una sa lahat, pag-aralan muna natin kung ano yung ginagawa ng relay o yung function ng relay. O kung ano yung gamit nito sa motor natin o sa sasakyan natin, kahit saan man. Universal kasi ang relay. Ngayon, ang ginagawa ng relay, isa siyang switching device na nagtatransfer ng mas malakas na amount ng current na hindi kakayanin ang basta switch mo lang na maliit na ganito. Kasi diba, katulad ng mga starter motor natin, katulad ng mga malalakas na horns, yung mga suso na horn, kailangan mong gamitan siya ng relay. Kasi kapag hindi mo siya ginamitan ng relay, magagaya siya katulad dun sa mga busina natin na minsan paos, pag hindi mo dininginan, hindi siya bubusina ng malakas. So ang function ng relay, para maiwasan natin yung interruption ng kuryente o para mas mabigay natin yung kinakailangan na kuryente nung nangangailangan. So, syempre, yung load natin, halimbawa, starter motor. Masyadong malakas yung starter motor, di ba? Hindi siya kakayanin ng basta switch lang, tapos irerekta mo na starter. Bibigay yung switch mo, masusunog lang yung switch mo o yung fuse mo puputok kung may nakakabit ka na fuse. So, ngayon, ginagamitan natin yan ng relay. So, kung makikita natin sa starter natin, di ba, sa motor natin, kapag pinipindot natin yung starter natin, may lumalagay tick, may na ganon, di ba? So, ang ginagawa niya, tinatransfer niya yung mas malakas na current galing sa battery, papunta sa starter. So, galing sa battery natin, papunta sa starter. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wire ng relay natin. Ngayon, ang gamit ng relay natin, maraming gamit yan. Pwede natin siyang gamitin nga, ayun, tulad nun, sa mga starter motor, sa mga headlight na malalakas, sa mga busina na malalakas. Pwede natin gamitan siya ng relay. Ngayon, may mga klase ng relay. Merong normally closed, tsaka normally open. Pasensya na, medyo madumi yung kamay kasi kakakuting tingnan. Merong normally closed, tsaka normally open. Meron din mga single contact, may mga double contact, may mga double throw na tinatawag, single pole, etc. Marami na sa YouTube, guys. Kung gusto nyo mag-research, marami sa YouTube. Try kong maglagay ng link para mas maintindihan nyo yung mga pinagkaiba ng single contact, double throw, single throw, etc. Kung ano man yun. Basta ang kailangan natin maintindihan ngayon, ang relay, isa siyang switching device na ginagamit mo para sa mas mabigat na load. Para hindi mapuwersa yung mismong switch mo na maliit. Gagamitin natin ito mamaya. Itong maliit na switch, gagamitin natin yan mamaya. Tapos ito din yung mga de-demo lang natin, mga LED lang. Kumbaga para makita lang natin na yung kuryente nang gagaling sa battery papunta sa load. So explain ko sa inyo kung paano gumagana ang ano natin, ang relay natin. So gumagana siya sa pamamagitan ng kuryente, malamang. So nang gagaling sa battery natin, ang nangyayari dyan, meron siyang coil sa loob. Ngayon, yung coil kapag kinabit mo sa battery, positive, negative, hindi na natin masyadong pahabain. Pag kinabit mo yung coil, nagje-generate siya ng electromagnetic field o electromagnetic force. Magnet. Nagkakaroon siya ng magnet. So, ganun lang kadali, guys. Magnet, ha? Ngayon, may tinatawag tayong contact point sa loob. Papakita ko sa inyo. Gagawa lang ako ng drawing. Sandali lang.
So yun, yun yung ginawa kong drawing o illustration para lang makita natin. So ito, i-assume natin to na battery ha, battery sign yan. Tapos yung parang ano na yan, ang tawag kasi dyan, ground, kapag ka sa electrical system ka. Ground dyan. Ground, ibig sabihin negative, positive ng battery. Positive terminal, negative terminal ng battery. Yung negative, lagi lang yung ground. So ngayon, ang gagawin natin, ano bang ginagawa ng relay natin? So yung buong section na yan, bukod sa battery, yung buong section na yan, relay yan. Relay yan, yung nasa loob na yan. Sandali lang. Hindi ko nabibilugan kasi hindi nyo na maintindihan pag binilugan ko pa. So yan, isang buong yan. Ayan. Relay yan. Yan yung buong relay system natin. Ngayon, napaka-basic lang naman na relay natin. Meron siyang coil. Pag binuhay mo yung coil, halimbawa, may switch ka dito. Sandali lang, pakita ko lang yung switch. Halimbawa, yung switch mo nandyan sa point na yan. Pag binuhay mo yung switch dyan, eto, naka-ground din yung relay natin, terminal 86, naka-ground siya. Pag binuhay mo yung switch mo, pupunta ng 85. Pupunta ng coil, pupunta ng ground. Yung coil na yan, ma-energize yan. Magkakaroon ng kuryente dyan. So, magkakaroon siya ng electromagnet. Magnet na lang para mas maintindihan natin. Magnet. Ngayon yung magnet, hihilahin niya yung contact point. Yung contact point na yan, normally nakabuka yan. Normally open ang tawag dyan. Saka na natin pag-usapan yung normally open, normally close, etc. Sabi ko nga, i-research nyo na lang kung gusto nyo malaman. Pero ang typical na relay na makikita natin, laging normally open yan. So kung naka-normally open yan, pag nagbukas to, nagkaroon ng magnet, mahihila ngayon yung movable part dyan sa loob. Pag nahila yon, lalapit siya dito sa terminal 87 natin. Ngayon, yung kuryente nang gagaling sa terminal B o sa terminal 30, nasa positive yan nakakonect, positive ng battery, nakakonect lang din yan dito. Hindi ko na lang din nilagyan ng wire kasi ng guhit kasi pag nilagyan ko ng guhit yan, malilito na kayo. Basta yan, positive, connected siya, papunta rin dito sa terminal 30 ng relay natin. O dito sa ilalim. Dito sa ilalim, connected siya dyan. Dyan mang gagaling yung kuryente na kailangan ng load natin. For example, For example, starter, malakas na busina, malakas na headlight. Yan yung load natin. Ngayon, yung positive side ng load natin, lagi manggagaling yan sa terminal 30 ng relay natin. Pag nabuhay na yung mismong switch natin, binuhay natin yung switch, connected sa battery yung relay, magkakaroon ng magnet. Mahihila ngayon yung movable part papunta ng terminal 87. Ngayon, magkakaroon sila ng contact, yung dalawang contact point. So, yung kuryente ng positive na nanggagaling sa battery natin, na nanggagaling dyan sa battery, papunta ng terminal 30, makakadaan na siya ngayon, papunta ng terminal 87, papunta ng load natin. For example nga, starter. Sige, gamitin na natin na starter. For example, starter. Buhay mo yung switch, ma-excite ngayon yung coil, magkakaroon ng kuryente dyan. Tapos naka-ground siya, ibig sabihin, connected na siya o meron na siyang load. Meron na siyang isang buong circuit. Ngayon, pag nabuhay yan, magkakaroon ng magnet. May higup niya ngayon, ito, itong movable part. Kagalaw siya, didikit dyan, papunta ng 87. Yung kuryente nang gagaling sa terminal 30 na nanggaling dito sa positive side ng battery. Guhitan ko na para din makita natin ng maigi, no? Dali lang. Yan, broken line na lang ginawa ko para mas hindi masyado nakakalito. So, yan, terminal B natin, konektado sa positive. O yung terminal 30 natin. Yun ang gagaling na positive ng terminal 30, na papunta sa terminal 30, galing sa battery. Yung positive na kuryente. Pupunta ngayon sa terminal 30, dadaan ng contact point na nakadikit na kasi nga buhay na tong coil na to. Nahihigop na niya. So, i-assume natin na dumikit na yan. Connected na yan. Yun ang gagaling sa terminal 30, babalik, pupunta ng 87, pupunta sa load natin, which is naka-ground. So, magkakaroon na tayo ng isang current pa ulit, o isang buong circuit na ulit. So, yung kuryente na nanggagaling sa positive ng battery, o sa mismong battery natin, pupunta ng relay. Ngayon, bago siya makapunta ng load, dadaan muna siya ng relay. Para hindi masunog yung pinaka-switch natin dito sa part na to, di ba? Yung tinuro ko sa inyo kanina. Para hindi siya masunog. Kasi kapag kinonek mo lang direkta yan,
let's say load, tapos idirekta mo ng switch, tapos battery kagad, malamang sa malamang masusunog yung switch mo kasi hindi kakayanin niya. So yun nga, pinaliwanag ko kanina, yun ang purpose ng relay natin. So para maintindihan natin, syempre meron din tayong sample, hindi mawawala yan para makita natin. So panoorin nyo yung sample, guys. So ngayon paparinig ko sa inyo yung pag-activate ng coil natin o yung pag-activate ng relay natin. So connected na siya diyan, ginaya ko lang siya dun sa diagram natin. Sandali lang. So yun yung diagram natin, papakita ko ulit sa inyo. Hanggang dito lang muna tayo. Kaya hanggang diyan. Positive ng battery papunta ng terminal 30. Ito siya. Ito siya, sorry. Papunta ng terminal 30, nasa ilalim. Battery relay terminal number 86 o terminal 86 connected sa ground. So ito yung ground o negative side ng battery natin. Ayan, kitang-kita nyo naman. Next ay yung positive side natin. Nandito yung switch. Sandali, lalagyan ko nga ito ng switch. Kanina pa tayo nalilito dito. Switch. Basta dito. Switch, ganun na lang. Oh, switch. SW. Sandali lang ha. So basta nandiyan yung switch natin, on and off lang yan. Ito yung switch natin. Ayan. So connected siya sa battery, positive side lang. Ayan siya, positive side ng battery connected sa switch, then papunta ng terminal 85. Ayan siya, terminal 85. Terminal 85. So ayan, parehas na parehas, di ba? So kapag binuhay natin yung switch, ganito ang mangyayari. Pakinggan nyo yung relay ha. Pakinggan nyo lang. Ayun o. Narinig nyo, lumalagitik siya. So ngayon, yung lumalagitik na yon, yun yung contact points natin. Parang gumaganan siya. Diba? Parang ganito. Ganon. Kumakagat siyang ganon. So nagkakaroon ng contact yung dalawa. Ngayon, ang nangyayari, yung kuryente na nanggagaling sa terminal 30, pupunta ngayon siya ng 87, papunta sa load natin. Well, wala pa yung load. Antayin nyo lang. Panoorin nyo lang yung video natin. So, yun ang gagaling dito sa terminal 30. Dito siya lalabas sa 87. Papunta ng load natin. Itong load natin, i-ground natin. So baka magtaka kayo kung ano to. So nasobrahan lang ako ng isang wire. Kaya ako nilagyan dyan. So ito yung ground natin papunta ng load natin. O i-assume natin na starter yan. Andali.
dumihan na. Ito yung load natin. Negative side, syempre, kukonek natin sa negative yan. Then, positive side. Tatandaan natin, yung positive side lagi ng load, nakakonect sa terminal 87. Terminal. Galit na galit ah. Sa terminal 87 ng relay natin. So, kakabit ko lang ah. So, ngayon, tapos na yung connection natin na ginawa. Sinunod lang natin yung, ano, yung diagram natin na ginawa kahit papano. So, yan yun. Well, dapat lalagyan mo pa siya ng fuse dito sa pagitan nito. Sa terminal B, lalagyan mo pa dapat siya ng fuse para hindi siya pumutok kapag nagkaroon ng short circuit. Dito din, sa bago mag-switch, pwede mo din siya lagyan dyan ng fuse. So, pag-uusapan natin yung fuse, siguro naman, alam na naman natin yung fuse. Isa siyang protective device para sa electrical system natin para hindi ma-damage. Unang-una yung switch, pangalawa yung loader, etc. Yung mga wires natin, syempre, kailangan ng fuse nan para pag nagkaroon ng short circuit, mabe-break niya na kagad yung current, hindi na magtutuloy yung kuryente papasok o padiretso ng buong system natin o ng buong circuit natin. So, saka na natin pag-usapan yung fuse. Well, kung maglalagay ka ng fuse, idepende mo lagi yan sa load mo. Halimbawa, ang load mo ay masyadong malakas, mga 50 amperes or etc. Kailangan ang ilalagay mo fuse, yung akma dun sa kanya. So, wag na muna nating pag-usapan yun ngayon, kagaya nga na sinabi ko. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-wire ng relay natin. So, ayan. Ito yung diagram. So, i-assume natin na mabubuhay siya. Hindi ko pa tinetesting, ha? Kitang-kita nyo naman, hindi ko pa tinetesting. Lahat lang ng wires, kinonekta ko lang dyan lahat. Sa switch, kinonek ko rin. Relay, connected din. Sa ground, connected din siya. Ground ng relay, connected din. Switch, connected again. So, pag binuhay ko, ina-assume ko na mabubuhay yan. Pag binuhay natin yung main switch natin, bubuhay niya yung relay natin. So, yung kuryente na nanggagaling sa battery, dito ngayon siya pupunta sa load natin. So, bubuhayin ko na. In 3, 2, 1. So, tama yung hinala ko. Tama yung wiring system natin. Diba? Nabuhay siya. Oh, diba? Ngayon, ang pinagkaiba nan sa normally closed. Meron kasing normally closed na relay. Ngayon, ang nangyayari naman sa kanya, parehas lang din siya ng diagram natin, yung mga components, battery, coil, load. Ang pinagkaiba lang niya yung contact point. Ngayon, pag tinawag na normally open, wala siyang konektadong wire. Yung mismong relay natin, yung contact point niya sa loob, normally open o nakabuka. Ngayon, pag tinawag na normally closed, nakasara yan. Pag binuhay mo yung coil mo, binuhay mo yung relay, binuhay mo yung switch, tsaka lang siya maghihiwalay. Ngayon, ibang relay yon sa tinutukoy natin ngayon. Kaya pag bibili kayo ng relay, lagi nyo sasabihin sa tindahan o sa kahit sa anong pinagbibilihan nyo, boss, pabili po ng relay yung normally open. Alam na nila yon. So, sigurado akong alam na ng mga tindahan yon, lalo-lalo na pag bibili tayo sa mga shop natin ng motor or what. Alam na nila yon, relay. Maraming brand. So, bumili ako kanina. Ito, Hela brand. Mura lang. Mura-mura lang. Diyan lang sa tindahan sa amin. Ay, Kuya Aldrin. Yeah, Hela. Napaka murang-mura lang nan. So, yan. Sinunod lang natin yung wiring system natin na yan. Oh, ang ingay mo yan. Nag-video ko dito eh. No. Ito muna kayo. Bumubugan pa kayo dyan eh. Tayo mga kapwa natin, balik tayo sa usapan natin, medyo na-distract lang tayo kanina. So, yan. Yan na mismo yung diagram natin ng, ano natin, ng electrical system natin ng relay o pagkakabit natin ng relay. Papalta lang natin lagi yung load ng positive tsaka ng negative o papalta lang natin yan ng starter o kung ano man yung kakabit natin. Starter, businang malakas, ilaw na malakas, na kailangan ng relay. So, kasi, kaya nga natin lalagyan ng relay, ulitin ko lang ulit. Hindi kakayanin ng switch natin. Kita ninyo naman yung mga switch natin sa mga sasakyan, sa mga motor natin. Maliliit lang. Hindi kakayanin ng contact point nila na kakapiraso. Yung load na dadaan sa kanila, manginginit yun, masusunog, masisira yung switch. So, napaka-importante ng relay natin. Kapag gagamit tayo ng mabigat na load, let's say magkakabit tayo ng ilaw sa motor natin, kakabitan natin ng mga exaggerate natin, mga 100 watts na halogen lamp. O kakabitan natin ng ganun. Pag kinabitan natin ng masyadong mataas, yung hindi kakayanin ng current, current. Let's say kakabitan natin ng current na kumakain ng mga 50 amperes. Hindi kakayanin ng switch natin 'yon kasi yung switch natin
gawa lang yan, para lang yan sa mga maliliit na load. Katulad ng relay, kayang-kaya niyang pabubuhayin yung relay, kayang-kaya niyang supply ng kuryente yung coil. Katulad nan, kahit long period of time, kayang-kaya niyang gawin yan. Pero pag sabihin mong kakabit mo yan sa mismong starter, direkta, galing battery, papuntang switch, papuntang starter, ay malamang sa malamang, unang saltik mo pa lang, sunog na yan. So kaya natin nilalagyan, again, ulit-ulitin ko para maintindihan natin lahat. Nilalagyan natin ang relay para maayos yung switch natin o para mas maging matibay yung switching device natin, hindi mapuwersa yung mismong maliit na switch natin. Well, ito, tawagin natin to na main switch. Tapos secondary switch lang natin yung relay natin. Kasi hindi ka makakapagawa ng relay na, hindi ka makakapagawa ng buong circuit na buo, na may load, na may relay, nang wala kang switch o main switch na natatawagin nga natin. So, kailangan lagi ka may main switch. So, pag binuhay mo yan, mabubuhay yung relay, yung kuryente na nanggagaling sa battery, tatransfer niya ngayon papunta dito sa load natin. So, sundan nyo lang yung diagram, mga kapwa. O, yan yung diagram. Tingnan nyo mabuti. Napakadali lang. Switch, battery, positive, tsaka negative. Napakadali lang na. Sa motor natin, ground. Itong ground ng relay natin, pwede natin ikabit yan sa body ng motor natin. Sa mismong chassis, pwede yan. Terminal B ng relay natin, nakakonekta yan sa positive. Pwede mo lagyan yan ng fuse. Pwede mo din lagyan ng fuse dito sa main switch natin. So, ganun lang kadali. Load. Grounded na yan. No? Nakakabit yan sa ground natin. Tulad ng starter, di ba? Nakakabit na siya sa mismo makina. So, grounded na kagad siya antimano. Ang kailangan na lang niya, positive para tumakbo. Which is nanggagaling sa starter relay natin. No, pinag-usapan na din naman natin yon, guys. So, sa tingin ko, mukhang mahaba na yung ginawa natin na video. Ulitin ko lang. Again, paulit-ulit. Pero, sa tingin ko, para mas maintindihan nyo talaga, kailangan talaga paulit-ulit. So, ulitin natin. Battery. Dito na. Punta na tayo sa mismong diagram, mismong sample natin. So, battery. Pag magkakabit kayo ng battery, huwag nyong pagbabalik tarin yung positive tsaka negative. Malamang, nakalagay na yan. Positive, negative. So, simulan natin sa positive. Pag magkakabit tayo ng, let's say, example, horn na malakas, kailangan natin ng relay. Connect natin yung terminal 30. Unahin natin yung terminal 30 dito sa positive. Terminal 30 galing ng relay, papunta ng positive. Papunta siya ng positive. O, ayan. Next natin kakabit, terminal 85 ng relay natin, kabit natin sa switch. Kaya, kita nyo, pinutol lang naman kasi nung switch na yan, yung current na dadaloy galing positive papunta dyan. Pinutol lang niya yun. So, ang mangyayari lang, terminal 85, dadaan ng switch, papunta ng battery. Ngayon, ito na naman yung isa. Yung terminal 86 naman ng relay natin, kakabit natin yun sa ground. Sa ground ng battery natin. O sa body ng motor natin. Then, yung load natin, yung positive side ng load, ikakabit natin sa terminal 87 ng relay. Para yung kuryente na nanggagaling sa terminal 30, pag binuhay natin yung switch, dadaan siya sa contact point, pupunta ng terminal 87, mabubuhay ngayon yung ilaw natin. So, bubuhayin ko na ulit para mapagana natin. O, binuhay natin yung relay. Lumagitik yung relay, pakinggan nyo. O, every time na nagkakaroon ng contact, yung dalawang contact point, nabubuhay yan, nagkakaroon ng kuryente yung load natin. Which is naka-ground. Ayan, kitang-kita nyo naman, naka-negative yan. Ngayon, may iwasan natin dyan yung flickering. Alam nyo yung pag-flickering ng light minsan, kapag ka nagkabit ka ng LED sa motor mo, parang nakundap-kundap siya, kasi gawa ng switch natin yon. Well, relay, makakatulong dyan para ma-relieve natin yon. Kasi tulad nan, magkaroon na ng konting contact yan, antimano, on siya. Hindi siya yung nakatulad na nga ng busina natin. Pag binubusin natin, minsan pipipag-unat, pag diniinan mo lang, tsaka lang lalakas, diba? So yun, may iwasan natin yun kapag kinabitan natin siya ng relay. Pero syempre, ang relay, nagdag-consumo din ng battery yan. Pero hindi naman gaano. Pag maganda yung klase ng battery mo, tsaka maganda yung kondisyon ng battery mo, magagamit mo siya ng maayos. So ulitin ko lang ulit. Ang kailangan mo lang, relay, kailangan mo lang din ng tamang diagram, syempre. So yun yung diagram natin. Tingnan nyo lang mabuti. Magagawa na natin ng maayos yung pag-wire natin o yung paggagawa natin ng circuit.
sa motor natin o sa sasakyan man natin. So ayan, tingnan niyo lang mabuti. Ganun lang 'yung mangyayari o. Main switch, secondary switch. So ayan, makapa natin diyan. So kakalasin ko na 'to. Outro ko na 'to. So tanda lang natin lagi kapag magkakabit tayo, ito pa isa napaka-importanting tip. Pag magkakabit tayo ng wire sa terminal 30 natin, tsaka 87, dapat laging mas makapal 'yan, ha. Well, yung ginawa ko naman, manipis lang kasi for testing lang naman yan. Tsaka para maintindihan nyo yung wiring diagram natin ng relay. Pag magkakabit kayo sa terminal 30, lagi nyo tatandaan ng wire. Dapat lagi mas makapal yan kasi nga sa kanya dumadalo yung mas malakas na current. Papunta ng load natin, papuntang 87. So dapat, yung terminal 30 mo, tsaka yung terminal 87 mo, dapat yan ang makapal. Dito sa main switch natin, huwag kang mag-alala masyado dyan kasi maliit lang naman yung current na kailangan na kasi coil lang naman yung binubuhay nan. So huwag kang mag-alala masyado doon. Basta lagi mo tatandaan, terminal 87 tsaka terminal 30 dapat makapal. So yun lang, shoutout ulit sa mga tropa natin dyan dahil 13.5k na tayo. Thank you sa inyo, thank you sa suporta. Sa mga susunod na vlogs natin, sana makuha na natin yung camera natin na bibili, yung katas ng YouTube o yung unang sahod natin. Sana makuha na natin yon. Magagawa tayo ng unboxing, magagawa tayo ng reviews, at saka syempre hindi mawawala yung mga top speed test natin, tsaka yung friendly race. Syempre nalalabi na yan, malapit na yan. So comment lang kayo guys kung gusto nyo maka friendly race or what. Comment lang kayo o mag post kayo sa Facebook group natin. So yun lang ulit mga kapwa, ride safe everyone. So yun na kayo mga kapwa. So ngayon napag-usapan na natin kung ano ba yung relay, kung paano ba mag-wire ng relay natin, kung para saan ba ito ginagamit or etc. So mas marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na videos natin mga kapwa. Mag-request lang kayo, click like and subscribe mga kapwa. Huwag nyo rin kakalimutang pinutin yung notification bell para sa mga susunod na videos natin. Notified na kayo at alam nyo na kung may mga updates ako tungkol sa mga susunod na videos ko. So yun lang ulit mga kapwa, ride safe everyone. Sana may nabahagi ako sa inyong kalaman.